Dami mong fan. Hindi kasi isang magandang ano yan eh, magandang. Hindi ko maintindihan kung paano ako magsisimula. Maganda nga po, sa inyo na ako. Nakupo ang aking blouse. Kaya na. Wala interruption please, pagsasalita. Wala na interruption na please. Ako, hindi ko pa nararamdaman. Ako ay may karamdamang nararamdaman. Pero, meron isang nag-ano sa akin, nag-alok, na uminom ng ganito. Yung sa akin para lumakas, dahil napapagod tayo, matanda na. Oh. Ngayon, sa pag-inom ko, nararamdaman kong ako ay maayos, nasigla, tapos para ba sigurong wala pa akong nararamdaman dito sa aking breast. Na sa pag-inom ko, eh, parang lumabas, lumaki. Talagang yung bato, di ba? Bato? Talaga. Hindi lang bato. Lumaki talaga, sobra. Lumaki ito na mapulang-pulang, matigas. Kahit tipuin mo, hindi ko, wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman, malaki. Di sinabi ko na sa amo ko, na ito mo yan, okay, kumusta ako? Sinabi lang ako sa amo ko, hindi ako kala. Ay, bakit? Pinakita ko itong aking ano, Didi. Tapos edi ano, tiningnan niya. Sabi, ngayon din pupunta tayo sa ospital. Dinala ko sa ospital sa ano, sa Evangelismos. Tapos inano ko sa Alexandra. Sabi sa ano bang iniinom mo? Anong nilalagay mo? Sabi ko herba lang. Wala akong sinabing ano, basta herba lang iniinom ko. Tapos edi yan, sabi pupunta na raw ako sa Apokratyo Hospital at yung ultrasound. Hindi, upirahin na. Ay, upirahin na daw ako. Talagang grabe na. Pero yung nung kinabukasan, hindi ako doon dinala. At doon ako dinala sa private, sa Palero. Mga specialist ng doktor yun. Tinignan nila, pinicturan. Ang sabi nila, tumor. Tumor daw yan. Di ngayon. Tinanong sa akin kung ano daw itinitake ko. Sabi ko, sabi ko, herbal, C24 ko na rin. Naririnig daw niya. Igan sa Amerika siya nag-master. Yun. Pero hindi ko sinasabing dire-diretso pa rin ako basta yun ang ginanap ko. Hanggang sa akin, ginamot. Pero diretso pa rin itong akin. Sabi ng upline ko, i-diretso mo yan. Kahit pa ikaw yung iniinom na gamot ko, unahin mo itong C24. Yan. Talagang ginagawa ko yan, therapy. Talagang itong ano ko, kung anong nasa picture na breast cancer, anong ganun yun, anong kalaki, anong sugat. Sugat na sugat talaga yun. But ginawa ko itong anim na capsule. Umaga, tanghali, hapon, dalawa ng dalawa yan. Anim. Ako eh, ako user na din ako. User. Tapos member na rin ako. Kahit ako'y may sakit, kumikita. Kumikita pa rin ako. Talagang, ano, may tatawag sa akin, yung mga pinagbebentahan ko. Tapos, iaano ko na lang sa upline ko. Yun, sabi ko, salamat sa Diyos. Kahit ako'y may sakit, bigisi na lang ako, may kita ako. Nakakatulong pa. Diretso yan, diretso lang, diretso sa pag-inom ko yan. Sa palimang therapy ko, limang linggo ng therapy, napansin ko talaga gabi, umaga. Talagang nilalanggas ko ito, katulong ko yung anak ko. Sugat, pag tinanggal ko yung plaster, dugo talaga, dugo. Yung gasa. Yung gas, dugo talaga, dugo. Kaya talagang dugo. Tapos edi, ngayon, nung mapansin ko, anim na linggo therapy, napansin ko wala na, hindi ko na nilalagyan ng plaster. Parang na-dry. Dry na. At lumiit. Sobrang liit na. No, tingnan mo, praise God. Normal, nawala. Nagtaka ang doktor. Dahil hindi nila akalain. Sabi ko, anak, yung stage ko, hindi mo naman alam. Eh, hindi ko alam kung anong karamdaman ko, hindi nila sinasabi sa akin. Nalaman ko nung ililipat na ako sa ibang hospital, may history ginawa ang doktor para maipasa doon. Na hindi naman ako marunong ang magbasa ng Greek. Pinabasa ko sa ano, talagang tatak sila yung Greek na yon.
talagang delikadong delikado ko. Yung pa lang aking ano, aabot na breast sa cancer. Third stage na at papasok na sa fourth. At lalab at aabot na sa atay. Metastasize na sa. Inaabot na sa atay. At may ano pa ako sa ano sa baga. May kakomplikasyon sa baga. Hindi ako inoperahan. Talagang diretso ang inom ko nito. Diretso pa rin ang therapy ko. Hanggang sa ngayon, dire-diretso pa rin ang aking pag-inom nito. Kahit yung sa mga Pilipinas na ano. Ako ang kanilang ginagawang example. Kahit ang amo ko, may sakit ngayon. Inano ko nito, nagtitake siya. Na praise God. Oh. Oh. Ay, isang kaibigan ni ano kaibigan ng amo na nasa London. Ay baka makuha na ito ng SBCO. Ah, tingnan mo. Kaya napakagaling talaga ng C24 at hindi lang C24. Mayroon pa. Marang pa, yung anak ko. Kidi. Oo, so, 'yun. Ako, sa bata rin. Yung anak ko, siya ay napaka nasambay yung choco diyan. Yung anak ko, hindi na kilala nila. Meron. Nasa tabi lang sila, hindi siya nakikipag-usap. Talagang mahiya ito, siya. Ito. Nung pasimula akong painumin ko siya ng soko, dapat ito, isa-isa para sa mga bata. Tingnan mo. Gusto mong, you don't mind yung kung tanggalin mo. Ipakita mo, sabi mo na nagkikimo ka, yan. Ako nagkikimo ako, ito. Yan siya. Wala na akong buhok. Yan. O, tingnan mo siya. Ito. Pero, ang lakas pa rin ang loob ko. Oo. Ito, inano lang ng amo ko talaga. Binila nila ako, pinasaya nila ako. Dahil ang aking buhay, may tanim na pala. Hindi niya alam. Hindi ko alam. Kaya nga, salamat sa Diyos. Salamat. Hindi ko alam naman tayo ng buhay ko. Tuwing nga ako nagsiterapy. Tawag ako sa Pilipinas. May pumakin akong tunay na paman. Madre siya. Sabi ko, pipipray nila ako. Tuwing na lang ako magtiterapy. Text ako sa nanay, sa lahat ng community. Tine-text ko sila. Nag-pray over ako. Kaya salamat din ito sa C24. Napakalaki ng tulong. Ako, malakas siya maliit ilang taon. Malakas ako. Dapat ako nagsusuka. Totoo yan. Wala siyang suka. Kasi pag may kinikemo ka. Pagkain, ganado. Tuwing ako, pagkatapos ko ng therapy, tulog ako, tulog. Hindi ko alam kung mga anong sinasaksak sa akin. Kung ilan yun. Madami, may walo. Pagising ko, diretso na ako sa ano, sa toilet, iihi, tapos gutom na gutom ako, tsaka ako'y masigla. Yun, awa ng Diyos. Hindi ko talaga ito, kaya marami nagbibilib sa akin na bumibili sila ng ganito. Ako laging hinahanap nila, magpapatotoo. Oh, kasi nga ano, nakita nila sa'yo. Sabi ng amo ko, ako'y example nila. Kahit ng kaibigan daw ng amo ko, example ako. Sabi ko sa amo ko, kung ikaw maniniwala, bibigyan kita ng ganito. Ito ang nakatulong sa pagpapagaling sa akin. Ating prayers, magmumalay yun. Kuhan ng divine mercy. At saka ang prayers, mahalabirin sa buong mundo walang kasi, hindi nagpipray sa akin. Hindi ko sinabi ko kay worldwide. Maraming kaibigan o ano. Talagang hindi ako nahiya, pinupost ko sa Facebook. Nagpapapicture ako sa aking kasama. Nagpapapicture talaga ako, ita nila ako, anong itsura ko. Pero ako, kasi marami kang masaya maano ako. Dyan. Namanas pa niya yung kanyang mukha. No? Grabe, namanas niya. Ngayon, tingnan mo ang ganda. More power pa, more blessings pa ang ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi marami kang mahihikayat na tao. Marami kang ma-evangelize na may mga may sakit. Isang buhay na patutuo ka talaga. Yung si Eric. Kaya praise God. Salamat din sa M Global. Ayun. Salamat sa M Global. Kahit sa Pilipinas, inano ko yung aking kapatid. Noon hindi sila naniniwala, meron daw silang ibang product. Oo. Ngayon, umu-order siya sa ipag ko. Tingnan mo. I-post mo yan sa YouTube. Laging ako ang inaano nila. Inahalimbawa. Dahil kita talaga nila, lalo ng amo ko. Kitang-kita nila. Kung gaano katigas. Kung gaano kataas. Pareho po lang. Isa lang. Okay. Pero diretso pa sa therapy ko. Maawa din isa. Kasi ang cancer na. Lagay mo na yung buhok mo ngayon. Ano na ngayon po? Okay na po yung ano nyo. Okay na. Tulong na. At saka wala na siya. Ano na siya? Yung kanyang buwan ay as 100% cancer free siya. Yun ang pinaka... Iyan na siya ngayon. Mahaba na ang kanyang buhok. Kaya palakpakan natin. Mabuhay! At saka ang ganda na
talaga. Talaga, iyan ang power ng Panginoon. Ginamit ang Imglobal para sa kalusugan ng bawat isa. Kasi maliit pa ang anak niya eh. Si Sa Mariana Sara, kung makita niyo, sus, basta may pananalig tayo sa Panginoon, walang imposible. Salamat, Sister Lynn. Salamat. God bless. Puro yan mga ikona, divine mercy. Noong una, wala talaga akong ginagawa. Isang buwat ka nating talagang kain, tulog lang. Ang ano ko, nasa na ako, 10th floor, dinadala niya ako ng pagkain ng gantaas. Tsaka napakaswerte mo sa amin. Lahat. Doon siya. Pagpapalain. Lahat. Makasasarap na pagkain. Ang amo niya? Oo. Trabahador lang ha, empleyado. Trabahador lang, empleyado na yun.